Master Jason Channel. Ayos lang, balita. Saan kayo punta? Kinora. Oo, oh, dun din. Papunta rin kami. Alright. Oh, shout out. Oh, shout out. Happy Pinoy photographer. Yan. Sige. Welcome to Ontario, Canada. Ontario, Canada. Yan o, parang Huawei pa. Master, day 3 na natin ito. Sa episode natin ngayon at magro-road trip tayo papuntang Ontario, Canada. At malapit lang yan dito sa border ng Manitoba. Papasyalan natin ang isa sa pinakasikat na lake dito sa Ontario at iyan ang Blue Lake. Parang kasing sarap lang ng Blue Label, di ba? Renowned for its crystal clear waters and long sandy beach, Blue Lake is an outstanding destination for all types of water activities. At syempre, pupuntahan din natin ang Kinora. Welcome to Kinora! At ipapakita namin sa inyo yung pinakamalaking isda na kanilang ipinagmamalaki dito. Husky the Musky is a large replica of musky fish and is a nationally known symbol for the city of Kinora, acted in 1967 and later rebuilt in 1995 to its original state. Kaya makijoyride muna kayo sa super gandang tanawin habang magdadrive tayo dito via Trans-Canada Highway. Let's go! Yaba! Dito tayo sa Wawawi. Hindi, ganito. I-shout out nyo yung mga relatives natin sa Pilipinas. Kamustahin nyo? Shout out, anak, Paulo. Tita Shoning. Shout out, Tita Shoning. Shout out, Jaying. Shout out sa family Cruz. Family Sulapco. Okay. Andito kami sa Ontario. Andito kami sa Ontario, Canada. Pinapasyal namin si Tessie. Pupunta kami ng Rally. Ibabalik na sa Ontario. Kinora and Blue Lake. Kayo alam nyo kung ano yung lugar. Okay. Nag-camping kami dito sa Palpulay. The Trans-Canada Highway is a transcontinental federal provincial highway system that travels through all 10 provinces of Canada, from the Pacific Ocean on the west coast to the Atlantic Ocean on the east coast. The main route spans 7,476 kilometers or 4,645 miles across the country, one of the longest routes of its type in the world. The highway system is recognizable by its distinctive white and green maple leaf route markers, although there are small variations in the markers in some provinces. While by definition, the Trans-Canada Highway is a highway system that has several parallel routes throughout most of the country. The term Trans-Canada Highway often refers to the main route that consists of Highway 1, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba, Highway 17 and 417, Ontario. Auto routes 40, 25, 20, and 85, Quebec, Highway 2, New Brunswick, Highways 104 and 105, Nova Scotia, and Highway 1, Newfoundland. The main route starts in Victoria and ends in St. John's. Passes through 9 of the 10 provinces and connects most of the country's major cities, including Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Montreal, Quebec City, and Fredericton, one of the main routes. 8 other parallel routes connects to the 10th province, Prince Edward's Island.
Blue Lake Provincial Park in Ontario certainly suits its name, renowned of its crystal clear sapphire blue waters and long sandy beach. The gorgeous park is a serious trek from Toronto, though a good reminder of just how massive is their province. At a nearly 18 to 19 hour drive away, it even falls into a whole other time zone. However, if you're up for an epic road trip, you'll be rewarded with some of the most beautiful scenery in the province. Spanning 2,314 hectares in Ontario's Kinoras District, you'll find Blue Lake Provincial Park just outside the community of Vermilion Bay. The seasonal park is open from May through September and offers a myriad of recreational activities from hiking to camping. Hikers have several trails to choose from, ranging in difficult for a short but fascinating stroll. Follow the Boulder Ridge Trail, quick 1 kilometer trek which leads through a forest created by an old fire and over a ridge formed by ice. Master, kung narating mo na ang Falcon Lake Beach dito sa Whiteshell, dapat mapuntahan mo rin itong Blue Lake. And for sure, masisiyahan ka dito dahil super dinaw ng tubig dito. Meron din silang campground kung saan available from May to October. Kung gusto mo magpabook ay pwede mong bisitahin ang kanilang website sa www.ontarioparks.com/park/Blue Lake. Gaya ng mga sinabi ko na sa mga nakaraan nating episode na palagi nyo munang alamin ang mga rules ng pupuntahan ninyo. At dito sa website nila, makikita nyo rin na meron silang park rules. Kaya maiging basahin mo muna ito para alam nyo kung anong pwede at hindi dapat pwedeng gawin sa kanilang campground. Welcome to Blue Lake, ah. Okay. Welcome to Blue Lake. Sobrang saya ng experience namin dito sa Blue Lakes, Ontario. After namin mag-swimming at mag-picnic ay pupuntahan naman natin ang Kinora. Ang Kinora ay isang city dito sa Ontario na malapit sa Manitoba. Kung magdadrive ka from Winnipeg to Kinora, meron itong 2 hours and 20 minutes or 200.9 kilometers via Trans-Canada Highway MB1 East. Sabi sa Wikipedia, Kinora, previous name Rat Portage, is situated on the Lake of the Woods in Ontario, Canada, close to Manitoba boundary and about 210 km east of Winnipeg by road. It is the seat of Kinora's district. The history of the name extends beyond the time of French settlers arriving in the region. Ang pagkakaiba lang ng Kinora sa Winnipeg ay mas malaki ang nakapalibot na lake dito. At isa pa, marami ding mga island na nakapaloob sa kanilang lake, kaya mayaman ang Kinora sa mga pasyalan. Welcome to Kinora! So ito, andang patungong Kinora. Magmula sa Blue Lake papuntang Kinora, meron itong about 1 hour and 11 minutes driving time. Huwag kang mag-alala, Master, at hindi ka maiinip sa biyahe dahil napakaganda ng tanawin dito. Nasanay kami sa Winnipeg na puro kapatagan lang ang makikita mo kapag nasa perimeter ka, pero dito sa Kinora, babaybayin mo ang river na nakaparallel halos sa kanilang mga kalsada. Alam mo ba na ang quality of life nila dito ay nabubuhay halos sa lake at sa mga recreational outdoor activities, at hindi rin dito nagtatraffic guys sa amin sa Winnipeg. Kaya kung gusto mo magsimula ng pamumuhay dito sa Canada, isa itong Kinora sa best option mo. Ganun din kung business-minded ka dahil open sila sa mga bagong business at mamumuhunan sa kanilang lugar. Master, sit back, relax, and enjoy habang binabaybay natin ang papuntang Kinora. And by the way, kung bago ka pa lang sa channel natin, maglalambing lang ako sa iyo na pakiclick ang like button, subscribe button, at bell notification para palagi kang updated sa mga susunod nating videos. Yaba!
And by the way, maraming salamat sa inyo mga master at umabot na tayo sa 10,000 subscribers! Yay! Pinipilit po namin na mapaganda pa at maipakita namin sa inyo ang mga magagandang tourist destination dito sa Canada. Kaya i-share nyo lang po ang ating video para mas marami pa po tayong makasama sa ating mga adventure. At malay nyo, sa susunod kayo na po ang makarating dito at makasama namin sa ating pagpasyal sa iba't ibang lugar dito sa Canada. Hinding-hindi po namin ito makakamit kung wala po kayo na palaging nakasuporta sa ating channel. Kaya mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong suporta. Isa kang tunay na kamaster. Yeah ba! Spirit forever. Free spirit forever. So, nandito na tayo ngayon sa parking lot ng MacLeod Park. Sa tapat nito, makikita mo ang pinakamalaking fish statue na si Husky the Musky. Dati, inaalaw nilang tumawid dito pero dahil na rin popular destination ito at para makaiwas sa aksidente, minabuti nila na gawa ng walkway sa ilalim ng tulay. Ang MacLeod Park ay makikita mo sa loob ng Kenora along Trans-Canada Highway o mas kilala rin natin na Lakeview Drive, located on the Kenora Greenbelt across from the harbor front and looks over beautiful Lake of the Woods. The redevelopment project began August 2022 and the final pieces were completed in June 9, 2023. The upgrades created a colorful wood theme park where families and friends can gather and enjoy a view of the lake. MacLeod Park is home to the James McMillan Tugboat and features a new playground and picnic area. The project expands the city's recreational facilities, creating a lively harborfront accessible to all. Everyone is encouraged to visit MacLeod Park and observe what has been added. The park includes washroom and parking area and it's open daily. The renovation of MacLeod Park is a component of the 2019 Harborfront Business Development Plan which outlines the redevelopment of the waterfront area identified as the South Parking Lot fronting Bernier Drive to Husky the Musky on the Lakeview Drive. The plan is designed to be implemented in phases and MacLeod Park is the second zone to undergo rehabilitation with the refurbishment of Husky the Musky completed in 2022. The MacLeod Park project is funded by the Government of Canada Tourism Relief Fund, the Northern Ontario Heritage Fund Corporation, and the Municipal Accommodation Tax. The MAT or MAT is a visitor tax that is utilized to support tourism and economic development projects in the city of Kenora. So ito yung kabuuan ng lakad natin dito sa Ontario. Una, pinuntahan natin ang napakagandang Blue Lake at doon tayo nag-lunch. And then dito naman tayo namasyal sa May Kenora na well-known na lugar dito sa Ontario, Canada. Masarap talaga mamasyal lalo na kung kasama mo ang buong pamilya. Subukan mo ito master para lalo pang gumanda ang bonding ninyo sa bawat isa. Kapit ka lang ha at pabalik na tayo sa campground para sa magsalo-salong muli ng merienda at dinner. Super sarap and super sayang experience ang aming dinat nandito sa Kenora magmula sa biyahe papuntang Blue Lake and most of all dito sa Kenora Town proper kung saan nakita muli namin ang Husky the Musky o ang pinakamalaking fish statue dito sa Canada. Master, kung manggagaling ka sa Winnipeg kahit day trip lang ay kaya mo i-drive ito. Kaya kung may chance ka, dapat ay mapuntahan mo ito para naman makapag-unwind ka sa super busy nating pamumuhay dito sa Canada. Kaya sabi nga nila hanggat kaya mong gawin ang mga ganting bagay ay gawin mo hanggat kaya mo pa. Enjoy life, ika nga. Life is short kaya make the most of it.
Dahil mahirap nang gawin ang mga gandong bagay, lalo pa kung kasama mo ang iyong mga pamilya kung hindi mo na kaya mag-travel. Just think of it, Master. Kaya mo yan. Minsan kasi nalilimutan na natin ang ating sarili kapag nakatuon tayo sa trabaho at kung minsan napapabayaan natin ang ating pamilya kung sobrang focus natin sa ibang bagay. Subukan mo rin i-explore ang mga ganitong bagay para mabalance mo rin ang saya at ligaya kasama ng iyong pamilya. So dahil umabot ka sa part na ito, Master, ay maraming salamat sa iyo at hindi ka bumitaw. Kung nasiyahan ka sa episode natin ngayon at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay ilalambing ko lang sa iyo na pakiclick ang like button, subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating video. At i-comment mo na sa baba kung nakarating ka na dito at ano ang mga na-experience mo. Ako nga po pala si Giselle, ang iyong kamaster dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At namamasyal kami kasama ang buong pamilya dito sa Ontario, Canada. Super duper respect! Yeah ba? Grabe, ang sarap ng halo-halo, Master. Halika, kain tayo. Master Casey Chan. Nakatakip.